things to check if ever na ma-encounter niyo yung issue ng overheating. What's up mga kasupladito? Welcome back ulit dito sa ating channel. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa channel. Sa mga lumalabas na issue sa ikay natin kapag mga ganong pagkakataon is nagkakaroon tayo ng overheating. Bakit nga ba kasi nagkakaroon ng overheating? May mga particular parts kasi sa ikay natin, sa sasakyan natin, na may mga function sila para yung cooling system ng makina natin while we're running is mamimaintain niya. Kasi yung normal operating temperature ng makina natin is nasa 105 degrees Celsius, particular sa EK. So, once na mas sumobra pa yun doon na tayo magkakasimula magkaroon ng problema or issue sa overheating ng makina. Anything na nag-go beyond doon sa 105 degrees Celsius, we can say na overheating yun. So, para hindi siya mag-overheat, mayroong mga parts sa sasakyan natin. Iisa-isahin natin yon mamaya. May mga function yon para tumulong doon sa cooling system natin para once na na-breach niya yung 105 degrees Celsius, tulong yung mga parts na yon para i-cool down yung makina natin. Magsasummary na mainit yung panahon, yung surroundings kasi natin nakaka-apekto din sa temperature ng makina natin. Kapag mainit, nare-reach niya yung 105 degrees Celsius, at saka siya bumababa, magbubukas yung mga kailangan magbukas na cooling parts niya para mag-circulate yung coolant, yung cooling system sa cooling system natin. So kapag naman tag-ulan, medyo hindi niya ma-reach yung 105 degrees Celsius kasi malamig yung surroundings. So tapos for example, tumatakbo pa rin sa highway. So nakakatulong din kasi yung hangin na pumapasok sa makina para mag-cool down yung makina natin. So yun yung mga bagay. So halimbawa, pag traffic, di ba usually na-experience natin kung medyo may dispalinghado sa cooling system nyo, pag traffic na walang air, tapos mainit, tuloy lang andar ng makina, minsan yun yung nagkakaroon ng pagkakataon na doon lumalabas yung pag-overheat natin. So, kapag nag-overheat tayo, ano ba yung mga dapat nating check? Or ano yung mga dapat din nating, ito rin yung mga bagay na dapat nating i-check kung magiging proactive tayo. Tulad nga ng mga nasabi ko sa mga previous vlog ko, prevention is better than cure. Kung ma-check na natin yung prior doon, may iwasan natin yung overheating. So, gusto nyo malaman kung ano yung mga parts o mga bagay na pwede nyo i-check kapag nagkaroon kayo ng issue sa overheating, panoorin nyo itong vlog na to. Sana sa mumunting paraan, makatulong to sa inyo mga ka-EK, mga ka-Honda, mga ka-SIP. Tara, simulan na natin. So, ito yung makina natin. Bawa, sako lang taas yung makina natin. So, ano nga ba yung indicator na nag-overheat na yung sasakyan nyo? Diba, isa sa indicator natin sa gauges, ito yon. Kapag tumataas yung temperature nyo dito, normal kasi nyan, diba, is kalahati lang. Dapat kalahati lang yung sa ano na yan. Kalahati lang dapat, nandun siya sa kalahati ng itong dalawa na to. Nasa kalahati siya. Yun yung normal. Once na tumas na siya doon, baka nandito na siya sa 3 port or doon sa may H na, yun na yun. Yun yung overheat na natin. Oh, no. So, may mali or may issue something doon sa sasakyan natin. So, yun yung isa sa magpapakita sa inyo, magbibigay sa inyo ng signal na oops, may overheating kayo, tabi nyo yung sasakyan. So, ganun. So, ngayon, ano ba yung mga dapat nating i-check? Halimbawa, naka-uwi na kayo ng bahay. So, yung mga i-check natin, yun yung tatalakayin natin ngayon. Si Sungit na nung una kong nakuha, pagkakuha ko sa kanya, pinamaintain ko agad siya. So, pinalitan ko yung mga dapat palitan, yung basic, which is yung timing belt, water pump, tensioner bearing, nagpalit din ako ng coolant. Tapos after nun, bumiyahe ako ng Angeles. Sadly, tirikang araw no, siguro mga alas 12, alauna sa NLEX, tumaas yung temperature ko once na humahataw ako. So nakakapagtaka kasi kapag hinahataw natin syempre yung makina natin, so mas napupush yung ano niya, yung makina natin.
So siguro yung tendency kaya na gano'n siya. Pina-check ko kaagad yon. Una ko nakita, chine ko kaagad nung pagkano ko, nagbabawas ng ano yung ano ko, yung naubusan ng tubig yung radiator ko that time. Hindi pa ganito yung radiator ko noon. Yung stock pa niya. So ang ginawa ko kaagad noon, kinabukasan, pumunta ako sa radiator shop, pinapalitan ko. Then nung binaklas yung radiator ko, nagpupulbos na siya. So ibig sabihin, barabarado na. So isa yon, isa yung sa mga i-check natin. Ang una natin i-check, radiator. Ito yung radiator natin sa cooling system natin. So check natin kung okay pa siya, kung walang dumi, kung hindi pa siya barado. Napapalinis naman yan yung ibang radiator. Yung ibang radiator naman hindi. Itong mga aluminum type ngayon na nauuso sa mga ikay natin, disposable na eh. So once na gano'n na siya, nagpakita na sa isa na nagdudumi na yung ano nyo, palitan nyo na lang para at least maprotektahan yung ano nyo sa overheating. Yung pagtingin nyo dito sa coolant nyo, sa radiator, tingnan nyo, dapat wala siyang dumi-dumi. Ayan, so far sa akin, okay pa naman. Nakakulant ako, gamit ko Presto na premix. So mukhang okay pa naman yung ano ko. So yan, so walang dumi-dumi. Okay pa naman. So pangalawa nating i-check is itong rad cap. Yan, itong rad cap na yan. So sa ano natin, 1.1 kapag ito, pag naka-aluminum ka. Alam po sa point na yun natin, may ganun pa yun, may pressure nagbubukas. So iba din yung bunganga niya. Ako kasi lagi akong may baong rad cap. Ayan, nagbabaon ako. Isa yan sa mga preventive maintenance ko eh. Sabi ko nga sa inyo lagi, prevention is better than cure. So lagi ako may baon. So, ayan. Kasi in time, nasisira din ito. So, minsan nagiging cause nun, nagkakaroon ng singaw, or hindi na siya nagbubukas, ganun. So, kaya nagiging cause siya ng pag-overheat. So doon na i-check natin is yung rad fan natin, kung okay pa siyang umikot. Yung rad fan natin, ito yan. Ayan. Itingnan nyo yan kung may alog. Or kung halimbawa medyo hindi na siya ganun kagaan pa ikutin. Ganyan siya. Most likely, kumbaga mahina na yung fan niya, hindi niya na napapalamig tong tubig dito sa radiator. Kasi diba, meron tayong parang may gate valve yan. I-discuss ko din sa inyo mamaya. Yung thermostat, parang gate valve yan. So dito, yung tubig na, yung coolant natin dito, dito siya pinalalamig sa pamamagitan ng ano na yun, ng rad fan natin. Tapos once na nag-open siya, magsi-circulate siya para palamigin doon sa mga chamber nung sa makina natin. Doon yun makikita yan. Although hindi natin mapapakita kasi yan, nakasarado. So, yan yung isa-isa check nyo. Titingnan nyo yan kasi minsan, may alog na siya, hindi na ganun kalakas umikot yung rad fan nyo. So, isa yung pwede maging cause ng overheating. Sunod natin is yung then, sunod natin is check natin yung mga hose. Sa mga hose yan, mga connection, ito tulad dito, hose yan, isa yan sa hose na dinadaanan ng coolant. Ito, papunta coolant din to, dinadaanan din from radiator. Ganyan, tapos itong sa thermostat, thermo switch natin, which is ito yan, thermostat, thermo switch. Ito, ayan, yan. Ito yung thermo switch. Ito yung thermostat nasa loob. Ano ba ang itsura ng thermostat? Ito, wait lang. Meron ako pinagpalitan. Papakita ko sa inyo. Ganito yung itsura ng thermostat. Yan, ganito siya sa loob. Para siya kasing gate valve. Once na mainit na yung tubig sa loob ng makina, magbubukas itong thermostat. Tapos,
yung tubig na mainit galing sa makina pupunta sa radiator para yun naman yung palalamigin, tapos yung tubig dito sa radiator pupunta na siya dun sa makina para magbigay ng cooling effect o mag-cool down yung makina natin. So once na nagbukas siya, iikot na yun. Ngayon, once na may problema to, halimbawa, bawa delay na or hindi agad nagbubukas or worse, hindi siya nagbukas, possible cause siya ng pag-overheat natin kasi mainit na yung tubig na nandito sa ano natin, sa makina. So hindi na siya nabigyan ng tubig na malamig. So yun, yung pangalawa na i-check natin is yung thermo switch. Yung thermo switch yung tinuro ko kanina, yun yung kapag naman halimbawa delay na siya or sira siya, ang tendency nun, hindi iikot yung rad fan natin. So, tendency, hindi niya napapalamig yung tubig na nandito. So, mainit lang din siya. So, kahit magbukas siya, so, mainit yung coolant na dumadali dun sa ano natin, sa cooling system ng makina natin. So, possible din na mag-overheat yung sasakyan. So, kaya isa sa emergency nun, halimbawa, matcha-check natin kung halimbawa sira yung thermo switch natin, isa sa emergency na ginagawa natin doon, yung tinatawag nating recta fan. Actually, ako kung mapapansin nyo dati, hindi ko nire-recommenda talaga yung recta fan kasi sabi nga nila, nakadesign na hindi naman recta fan yung sasakyan natin. So, kung ang gagawin nyo, bubunutin lang nyo yung ano na to. Ito, bubunutin nyo to. Ayan, bubunutin nyo yung ano na yan. Ito, yung sa thermo switch. Tapos, jajampan nyo lang ng clip. So, pag chinap nyo yung clip, pasain nyo yung makina, forever na umiikot to. So, pinalalamig nyo yung tubig na dumadaan dito sa radiator. So, forever siya, naikot-ikot siya, dire-diretso. Tapos, itong thermostat, tinatanggal to. Para, kasi baka, kung hindi tatanggal, swerte, kung nag-recta ka na nakabukas to, forever siya nakabukas. Ngayon, kung hindi, malas. Baka mag- abutin din ng overheat. So, better pag pag nag-recta fan ka, tinatanggal tong part na to para wala ka ng gate valve dun sa part na to sa papunta sa makina. So, yun yung isa sa emergency ano natin kapag halimbawa nag-overheat ka. So, ano pa yung isa sa ano natin? Yung sa mga hose natin, chine-check natin sa mga leak. Minsan kasi, halimbawa, i-check natin. So, wala, na-check na natin lahat. Na-check natin yung rad cap. Na-check natin yung radiator. Na-check natin thermostat. Thermo switch, okay naman lahat. Na-check natin to. Okay din. So, minsan, halimbawa, pag chinek natin siya nag-overheat, doon natin siya chinek agad. Wala naman tayo nakita. Minsan kasi, dahil mainit yung makina, nag-evaporate ka agad yung tubig kung may leak man dito. So, halimbawa, may leak dito. May leak dito sa mga coupling kasi minsan lumuluwag in due time. O, halimbawa, may nagbutas na yung hose. Ang isa natin pwedeng gawin doon is gamitan natin ng pang-leak test. Maswerte ako kasi yung mekaniko ko, si RJ ng Ratchet Head Garage, meron siya, kompleto siya sa gamit. Meron siya yung ginagamit siyang pang-leak test. Ito yun, papakita ko sa inyo. Ay, nga pala, bago pala yung leak test natin, ano muna natin pala. Isa pa rin sa possible na pag-anuhan ng sira ng ano natin, ng pag-overheat natin is kapag naging dispalinghado yung water pump natin. Atin, yung water pump natin, nakikita natin dito sa gilid, sa ilalim. Kaya nga, diba, nabanggit ko rin before kung nasusubaybayan yung mga vlog natin. Meron doon na ano, sinabi ko doon na kapag nagpalit ng anong timing belt, tension reverie, pag binapakalas, pinapalitan na rin yun. Kasi ang nangyayari naman doon, nasisira yung mga fins, kinakaya na. Halimbawa, kung naka-distilled ka lang, kung iba kasi sa atin, gumagamit distilled yung iba, coolant. Pero sa akin, in-advise sa akin ng mekaniko ko noon, si Ivan, in-advise niya na gumamit ako ng coolant. Huwag na ako mag-distilled. Kasi minsan, kinakain din ng distilled yung ano, parang nagiging cost ng kalawang. So, yun. So, dahil proactive nga ako, hindi naman sa pag-ano, so, meron ako laging naka-safety na ganyan, naka-ready na ako. Since wala naman akong ginagawa sa akin, so, bumibili na agad ako. Ito yung water pump. So, yung sinasabi ko sa yung fins, ano yan? Papakita ko sa inyo. So, yan. Ayan, yung fins. Minsan, yan yung kasi nasa loob, nakaganin yan sa loob. So, minsan, ito yung sira na. So, wala nang ano na maipump niya yung tubig para mag-circulate sa sasakyan natin. So, or minsan,
dahil ano na siya, kalawang, puro na ng kalawang, hindi na siya umiikot, tumitigas na. So, minsan din, nagkakaroon din ng leak sa part na to kasi meron niyang gasket eh. Ayan, katulad nito, may kasama. Pagbili naman naman kasi ito, may kasama na yan, may gasket. So, minsan, dito nagkakaroon ng leak na pag sinilip naman natin ng ano, visual, hindi agad natin nakikita kung hindi tayo gagamit ng pang-leak test. Ito nga yung sunod yung ipapakita sa inyo. Yung pang-leak test na ginagamit sa Ratchet Head Garage. Ayan. May pang-leak test sila. Kompleto kasi sa gamit ng mga pang-test eh. Lahat ng siguro hindi sa pag-ano sa mga mekaniko na nakasalamuha ko, si Ratchet Head Garage yung kompleto sa mga lahat ng panukat, ultimo maliliit na kailangan sukatin, meron sila. So, yun. Ito yun. Napakita ko sa inyo. Ayan. Yan yung pang-leak test. So, ito, iba-ibang ano yan. Iba-ibang sukat yan. Depende sa kung anong sukat ng bunganga ng radiator cap nyo. Ang ginagawa dito, ayan, ito. So, halimbawa, kung ito halimbawa yung sukat ng radiator cap mo, ito, ilalagay yan dito. Halimbawa, ilalagay yan dito. Tapos, meron yung ano, ganito. Halimbawa, igaganyan yan. So, ganyan siya. As halimbawa, ito yan. So, ang gagawin dyan, isasaksak yan dito na ganito. Yan. Tapos, pubombahin yan ng ano, hanggang sa makarating sa certain PSI. Tapos, since may pressure na siya, malalagyan natin ng pressure dun sa cooling system natin, yung daanan ng cooling system. So, makikita natin kung saan may sisirit na ano. So, malaking bagay nga kung halimbawa may coolant ka, kasi may kulay yung ano mo, may kulay yung gamit mong tubig. So, makikita mo ngayon kung ano yung possible na dinadaanan ng leak. Misa kasi dati, katulad sa akin, nung nag-leak test ako dati, nagbabawas ako ng tubig dati sa dito, tsaka sa radiator ko before. Ang sabi ko, leak test ko, nakita ko dito, may leak dito. So, hinigpitan lang namin to. Tapos nag-test uli kami para makita namin kung may hilalabas pang tubig dito. Minsan kasi kahit pa unti-unti, malaking bagay dun sana eh. Para magkaroon tayo ng overheating. So, yun. Yun yung isa sana natin. So, malaking bagay talaga tong ano na to. Gamit ng ratchet head na to. Nakakatulong yan. Yan. So, ito yung pump natin. GMB brand, usually, yan ang ginagamit natin. Ayan. Nakakabili ako nito kay LBC sa Banawe. Si Sir Jack. Ayan, kung makikita nyo, ito, mga sizes ng iba, bawat sasakyan kasi, iba-iba yung bunganga ng radiator. So, kaya yan yun. So, ito yung pump-pump niya, pump-bomba. May panukat naman siya. Ayan. Sa PSI. Tapos kapag okay na siya, nakita mo na yan, oh, para mapasingaw mo yung pressure, ito, pipindutin. Ano siya. Na-amaze nga ako nito. Nung una ko nga nakita itong ano na to, pang-leak test na to. Ah, okay. May ano talaga pala. Para at least madali nating makita yung leak test. Medyo pricey din itong panukat na to. Ayan yung brand niya. Yan yung sinalagi kong sinasabi pag ano, magpa-leak test tayo. Malaking bagay yan kasi mas makikita natin, madali natin makita yung kung saan may leak. Kasi supposed to be dapat walang leak ano, sa makina natin. Nga pala yung ano, yung thermostat, thermo switch, pwede kayong bumili sa kasa, pwede din kayong bumili sa mga suking auto supply. Meron yung tinatawag na tama. Meron din naman yung tinatawag na racing thermostat, thermo switch. Mas mababa yung reading ng temperature nila. So, iyalan ko lang dito kung ano yung temperature nila.
Ito yung pag racing kasi mas mababa sa normal, nagbubukas ka agad yung ano nila. Kasi di ba mas stress yung makina pag racing halimbawa. So mas maaga nagbubukas yung thermostat at thermos switch niya para umikot agad yung coolant natin sa makina. So meron yung tinatawag na Jackson, may iba-ibang brand yun eh. Ako ang gamit ko dito kay Sungit, nakahiyang naman siya sa tama. Meron kasing ibang makina na, ewan ko, hindi hiyang sa, may makakilala ko na hindi hiyang sila sa tama brand. So, bumibili sila sa kasa. Pero ako, so far naman, gamit ko, tama. So, parang every 2 years ata ako nagpapalit nito kung di ako nagkakamali. Para lang sigurado. Pero, may baon ako lagi nito pag bumabiyahe ako. Thermostat, thermos switch, tsaka ito nga, binabaon ko. Water pump. Tsaka yung, ito, rad cap. Ayan, usually yan yung baon ko. Sana, wala na pag lagi akong bumabiyahe malayo, Quezon, Ilocos, yun. Mga supply dito, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa pagsubaybay dito sa channel. Sana kahit pa paano muli nakatulong na naman to sa inyo. Thanks for supporting this channel. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. And sana makatulong din to sa inyo. Kung nakatulong po ito sa inyo, please i-share nyo po para at least kahit pa paano makatulong din tong information na to na sa iba natin mga ka-EK, mga ka-CIVIC, mga ka-Honda. Maraming salamat muli sa inyo. And thank you and till our next vlog.